స్పిన్ రీల్ నేను పోసా పంపిన కై పప్పు నెల ko kayo guys ha, kasi medyo komplikado itong gamitin eh. Yan, meron siya ditong brake guys, ang tawag dito brake, at hindi mo siyang ilagay sa max tsaka sa minimum tsaka maximum. Yan, ito naman yung tension, importante ito guys bago mo ihagis yung bait mo, yung pain mo, kailangan sinisit up muna kasi kung hindi ganito yung mangyari guys pag kinagis nyo siya, basta ihagis nyo hindi rin yung mangyari guys pag kinagis nyo, mag-i-spool dito, ito yung mahirap dito sa bait caster, yan yung iiwasan nyo yung mangyari, yung ganito bird nest tawag nila. Mahirap pa yusin ito guys, kaya dapat ito yung mahirap dito. Ayan, ayusin ko muna ito yung pinapakita kong kamalian kanina. Ayan, ganyan guys mangyari. Para maiwasan po yan, ganito yung dapat gawin. Titis nyo muna po. Dapat pag agis nyo ng pain nyo, pag tama nya sa tubig, ihinto yung itong rail nyo para hindi mag-spool. Kasi pag dir-diretso pa yung isot nya,
magbabaklas yung tali, yung line. Ganun yung mangyayari. Kaya ang gagawin dyan, tuturuan ko po kayo. Ito po. Ito po yung tension, magigipitan nyo po. Tapos, ito naman po yung brake. Nalagay nyo sa timpline nyo. Yan. And the best way, pag pinindot nyo pong ganun, pag bumagsak, kailangan hindi siya magkukontinuous ng spin yung ano, yung reel nyo. Kasi pag ginagis nyo at nag-spin pa siya, yun na to guys. Yeah, medyo meron pang konti pero ito na yun. Lalayin nyo na lang na kamay, prinuhan nyo na ng ganun tulad ito. Yeah. Maganda rito, dali lang siya ihagis, hindi mo na kailangan ng dalawang kamay na ganun maghagis, ito isang kamay lang. Yan ang paghagis nito guys, pag ganyan lang, pa side lang ganyan, ito lang guys oh. Ayun, sabay pindot konti dito para hindi mag-i-spool. Ganun lang guys. Makikita nyo ba kung saan dumapo yung ano, yung bato. Ayun, bato natin. Sana makita nyo malayo. Maganda to guys, malayo yung bato. Ganun lang guys, madali lang to. Dito na yan. Maganda kasi ito at madali siyang gamitin. Unhan lang ganun. Tsaka mas precise yung hagis dito kumpara din sa yung pinahirin. And guys, para makita nyo lagyan ko na ano yung dulo. Yan guys, para makita nyo, lagyan ko ng palutang. Yan. Kita nyo pa. Ganun lang yung hati. Kita nyo guys, saan ito man. Kita nyo pa kung saan ito yun. Maganda to ihagis lift, ano, kunting ano lang guys. So yun lang guys. Ngayon pinagkaiba nila ang dalawa. Kasi daw guys, ito sila. Alright.
Mabigusa. Yan po yung pagkaiba. Tsaka nga pala guys, ang ginagamit na line dito sa baitcaster ay braided line. Kung napapansin nyo, ito yun, ang talit niya, braided. Hindi po siya tansik. Nylon ba yun? Tawag. Tansik sa amin. Yan. Kasi kung alam niyo kung bakit ito yung ginagamit guys sa, ano, sa baitcaster, kasi wala siya memory. Kapakita ko sa inyo. Nakikita nyo. Ito. Kita nyo ba? Nakikita nyo. Ayan. Ayan. Ayan guys. Ito yung tansi na sinasabi. Ganito siya o. May memory siya. Ayan. Basta memory yung tawag nila eh. Kaya pag tumanda ka na, wala ka ng memory. Ito. Itong reel na to guys. Pinagamit ko naman ito pang graphic. Kasi maliit lang kasi yung ano ito. Yung pain na hinagis. Hindi mo mainagis yung maliit na pain pag yun yung gamit mo yun. Yung pag-agis mo dyan lang sa paa mong tatama. Kaya yun. Ito pala. Guys, ito pala yung nilagay kong tali. Yun. Kung nakikita nyo. 50 pound test. 150 yards. Ayan. Ito yung tura niya. Ito yung nakalagay doon sa baitcaster ko. Ayan. Right? Ganun pa siya dito ang tira. Hindi ko kasi may lagay lahat dito eh. At puno na yung reel ko. Ayan. Siguro ang nilagay ko dito ay 100. 120 yards. Ano? Kung ano pa siyang tira dito guys. Ganito yung tura ng tali. Ayan. Ayan. So yun lang guys. Nesting ko lang ito at ano. Lapit na yung dinuitan. Ayan. Right? Basta ganun ba? Okay? Nice po guys. So yun lang. Thank you. Panonood.